Nilulutong impeachment umano kay VP Sara walang basihan. Pondong kinekwestiyon ginamit para tulungan ang mga nangangailangan. Ayon sa mga ulat, may lumabas na balita hinggil umano'y sa impeachment na isinasagawa laban kay Vice Presidente Sara Duterte na sinasabing walang sapat na batayan. Ang mga pondo na ginagamit ni Duterte ay kasalukuyang kinekwestiyon. Ngunit nilinaw ng kanyang kampo na ang mga nasabing pondo ay inilalaan upang matulungan ang mga nangangailangan sa bansa. Patuloy na pinapanatili ng Vice Presidente na ang kanyang mga aksyon ay tapat at nakatuon sa kapakanan ng publiko. Narito't ating antabayanan ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita. Grabe. Impeachment. Wow. Grabe naman yung impeachment na yan. Ano ba kasalanan ni Madam Inday Sara, Banat Bay? 125 million na kailangan niyang gastusin within the period of 2022 yan, no? 2023. Eh binigay yan sa kanya kalahati na ng December. So, kung halimbawa mananaubos niya yung pera na yun, sigurado ako napunta yun, ma'am, sa ano, sa maayos. Ay nako. Alam mo, Boss Dada, na napuntahan natin yung opisina ni Vice President, ni OVP, dyan sa may Mandaluyong. So, doon kasi sa office niya na yon ay may ano doon, may mahabang pila, ang daming tao pumipila para makahingi ng tulong medikal at saka tulong sa gamot. Burial. May website nga eh. Kumbaga kung pag-uusapan natin yung 121 million ba? Kulang na kulang na kulang pa yan sa medical assistance pa lang na biniibigay nila sa mga nangangailangan. Kung sana nga makita ng mga kababayan natin offices ni OVP na ang dami. So nakita mo personal? Oo, nakita ko. Pero hindi lang si Ma'am Mocha nakita niyan. Kasi opisina ko, Ma'am Mocha, dyan mismo sa OVP, dyan sa may Cybergate. Yes. So dyan mismo yung opisina natin. Kinukwento ko nga yan lagi na every time na papasok ako dati sa umaga, ang haba na ng pila dyan. Sabi ko, hindi bababa sa 100. Yung natutulungan nila every day. Pila to ha. At pag nagpunta ka dyan, hindi yan yung parang PCSO na masasaran ka. O babalik ka na lang bukas. Very hindi, organized. Papupuntahin ka talaga dyan, naka-schedule ka talaga. Naka-schedule ka, may makukuha ka talaga. Meron. Ang dami nun, at araw-araw. Kulang pa yung 125 million na yan. O, dapat nga mas nilakihan pa eh. Tsaka ma'am, isang site lang yan. Eh, alam nyo naman na ang ginawa ni Inday Sara, inilapit niya yung satellite offices. Yes, niya. Yung OVP sa buong Pilipinas. Naglagay siya ng mga satellite offices. Oo, taga Dagupan ako. Meron din siyang satellite office sa Dagupan City, Pangasinan. Kaya hopefully, ayun, Ma'am VP, may pakita natin sa ating mga kababayan yung ginagawa niyong pagtulong sa mga Pilipino at para supalpalin yung mga nagsasabing, alam niyo yun? Alam mo kasi ito si... Tahimik kasi si Ma'am VP. Hindi ko kasi ito yung katulad ni Romualdez at saka yung asawa niyang Tingog na mas malaki pa yung tarpaulin kaysa dun sa... tinutulong. Dun sa tinutulong. Mas marami pa yung pangalan nila dun sa bigas. Kaysa dun sa bigas na pinamimigay. Hindi ganun kasi si VP Sara Duterte. Tahimik. Oo, tahimik. Hindi siya nag-hire ng mga vlogger. Ayaw nga niya actually, ayaw niya na i-publicize, ayaw niya dahil pero, for her, it's part of her job. Yeah, pero alam mo ma'am, ako ha, bilang isang banateros, papayag ako kung kakausapin lang ako na i-cover ko yung mga natutulungan ng kanyang opisina. Oo, kahit walang bayad, basta banateros yan, go yan. Wala sa ugali ng mga Duterte yan eh. Di ba? Yung magpasikat, no? Yung flaunt yung kanilang... Lagi nga makikita mo yan eh, Office of the Mayor, o kaya, hindi pala, from Davao. From the people of Davao. Yan. Di ba? Wala yung hindi katulad nitong kay Romualdez at saka kay Mukha nila. Oo, grabe. Ang kakapal ng mukha. Parang kay Trillanes. Di ba, may Trillanes rice din. Pambihirang buhay ito. Banat Bay, meron pang isang magaling na politiko na
Katulad ni Inday Sara, inilapit sa tao yung serbisyo. Mm. Si Senator Bongo, isa pa yan. Mm. Tahimik din yan. Mm-mm. Ito si Mokang witness dyan. Ang daming nailapit nito na, nung, na noon at saka hanggang ngayon. Mm. Oh, walang paltos na si Senator Bongo ay talagang tumutulong kapareho ni VP Inday. Walang tinatanggap medical assistance. Actually, hindi mo na mabibilang, ano? Ang daming naitulong yan. At hindi niya isasabit, o ano niya yan, ha? I-post niya yan. Walang ganun. Pambihira. Kaya nga, sa akin, among ko dito sa mga congressman, huwag kayong puro salita, ha? Gawin niyo itong impeachment na ito, ha? Ituloy niyo, ha? Para mapaya kayo. Hindi, kasi sa akin, kaya ako sinasabing matuloy, para makita ninyo ang bagsik ng taong bayan. Mm. Kawawa naman yung mga nangihingi na pambili ng gamot nito at saka medical assistance. Ito nga, sabi nga ni Nana, sabi niya, isa ako sa nakatanggap ng medical assistance from the Office of the Vice President. So, eto, may comment si Pobre. Madam Mocha, ang problema baka i-zero nila budget ng VP ng mga admin at Kongreso at Senado. Well, mukhang by the looks of it, baka pwede talaga nilang gawin yan para hindi maging produktibo si Inday. Eh siya pa din, madam, ang pinakamataas ang trust rating ngayon. Totoo. At number one preferred presidential candidate. Diba? Sigurado yan dahil alam mo naman, ang daming tuta ni Tambi ngayon. Nalang na yung number one dyan ngayon, yung humihirit. Kilala niyo ko sino? Dati ko pa naman kaibigan yun. Nako po. Mm-hmm. May kapatid ba yan sa Senado? Hindi. Ay, hindi, iba. Itong si ano, yung congressman ng Maynila. Ay, oo. Si ano, yung dating ewan. Ikaw, congressman, ha? Umayos-ayos ka. Tanda mo, nandiyan ka lang dahil kay Isko. Huwag mong kakalimutan yan. Dati ka lang kinuha ni Isko bilang counselor. Tinulungan ka ni Isko para maging congressman. Ha? As in, Nako, ayoko na lang magsalita pero may alam ako sa iyo. Kumbaga may nag-giveaway para sa iyo. May nag-giveaway para sa iyo at si Isko ang dahilan. Ngayon, grabe yung banat mo kay Isko. Keso traidor. Oo, keso kay Inday Sara, grabe yung sipsip mo, ha, halatang-halata. Mm. Hindi, halatang-halata na ginagawa mo yan para sa mayor mo na si Hani Lacuna. Alam mo, mabait si Hani Lacuna, pero masasabi nating medyo nagkulang sa Maynila. Huwag mo nang ipagtanggol. Ikaw naman na Una-una, ito, bibigyan kita ng halimbawa, ah. Sinasabi mo na kapamilya, dapat ang turing ni Isko sa inyo. At tinraidor kayo ni Isko na bigla kayong hihiwalay si Isko sa inyo. Speaking of pamilya, huwag mong kakalimutan, isa ka sa mga nag-push ng divorce law. Naku, hipokrito pala yan. Oo, bakit kanyo? Ibig sabihin, ikaw ang medyo... Ano sa pamilya? Pagdating sa pamilya, tapos sasabihin mo si Isko na sa pamilya ko. Oo, pamilya. Eh yun yung sariling pamilya, gusto mong ma-divorce, eh. Mm. 'Di ba? Tapos eto ngayon, sasabihin mo si Isko na pamilya. Una-una, ang kinonsider man ni Isko kung babalik man siya, eh yung sigaw ng taong bayan, nakulangan. Binigyan kayo ng tsansa, 3 taon. Mm. Si Isko, 3 taon lang din. Napaganda naman niya. Napaayos naman niya. Eh kayo, napabayaan ninyo. 'Di ba? Mm-hmm. Tapos ngayon, ito kasi yan, connectado yan, bakit pumasok si Isko? Kasi napapabalitan tatakbo si Isko sa mayor. Ito si Hani Lacuna, ha? Sumipsip ngayon dito kay Tamba. Mm-hmm. Sumama lumipat sila ngayon. Lumipat nga siya ng partido, diba? Lumipat siya ng partido, pumunta siya dito kay Tamba. Mm-hmm. Ngayon, ito si Dennis, congressman. Na ito, eh ngayon sumisipsip dito kay Tamba. Mm-hmm. Baka siguro para kasi sa survey, 70% si Isko. Mga 17% lang ito si Lacuna. So humingi siya ng saklolo dito kay Tamba. So siguro, kaya sinisipsipan itong congressman na ito kay Tamba para tulungan itong ako hindi, yari sila. Out sila dyan sa Maynila. Kaya todo sipsip nito doon sa mama na si Tamba. Katulad kasi ni PRRD, Banatbay, gusto ng tao si Isko dyan sa Maynila. Mm. O, kabaliktaran nitong mga taga-Caloocan. Oo. Ayaw na ayaw nila dyan sa tumatakbo sa Caloocan na si dating Senador Trillanes. Tatakbo siya doon? Oo, tatakbo siya ng mayor. Mayor, ma'am. Mm-hmm. O, actually, umiikot-ikot na nga siya ngayon. Ang dami ng mga videos na kumakalat na parang nangangampanya na, eh. Oo. Ah, umiikot-ikot siya? Uy, ingat kayo, Caloocan. Yung huling inikutan yan. Nagka-rabis. Hindi. Ay, ano? Uso ang rabis ngayon. Then, pati ba yun? Didemanda pa niya ako. Oo. Rabis lang. Magalit siya dun sa ano, eh.
Hindi, di ba, naalala niyo yung uling binalik-balikan niya? Anyari. Ano sabi ni Enrile? Si Enrile nagsabi, hindi ako ha. Yung binalik-balikan mo. Yung island na binalik-balikan mo. Di ba, nawala sa atin. Tama, mali. Sabi ni Enrile yun ha. Nasa Senado yun, kaya nga nag-walk out ka eh. Umiyak kang pa, ano doon, pa-walk out, di ba? Hindi iyak na literal ha. Di ba, ibig sabihin lang nun, kayo mga kalokohan, ingat kayo dyan. Baka mamaya pag ikot-ikot niya dyan, mawala na sa inyo. Baka mapunta na ako saan dyan. Dyan ako nagtataka kay Senator Trillanes kasi nagfa-file siya ng plunder case against doon sa issue na na-raise naman na niya dati. Frigate. Yung frigate na yan. Tsaka yung isa pang kanyang ano, finile, yung drugs naman, sila nila file doon yun eh. Pakantaka ako, bakit tahimik siya dito sa PhilHealth issue, tahimik siya sa flood control project issue. Samantalang ito yung talagang malalaki, madam. Kasi itong free gate na to, 50 million lang yata yung pinag-uusapan dito. Eh. Oh, okay. Well, maliit o malaki, corruption is corruption. Pero, napag-usapan na to sa Senate. Cleared na si Senator Bongo dyan. Yes. Oh. Tapos si Papa impeach natin si Inday Sara na 125 million. Talagang dito mo makikita na politika lang talaga. It's all politics. Okay. Alam mo, nakakalungkot. Nakakasuka. Nakakasuka talagang politika kasi nung nakay Pangulong Duterte pa tayo, kitang-kitang natin kung paano nila halikan, ika nga, yung, alam nyo na, likod. Kiss us. Kiss us sila eh. Talagang tahawi, ano yan, iba-bypass pa ng mga politikong ito, ang PSG, para lang makalapit kay PRRD, para lang makapagpapicture. Tapos ngayon wala na siya, ganito ang ginagawa sa kanya. Yeah. So, correction lang po ah. Ang pangalan po is Congressman Joel Chua. Okay? Chua. Siya ang nag-hindi umano ng divorce bill sa Kamara. So, wala kang karapatan na magsabi ng kapamilya mo sila, Yorme, kung ikaw nga, divorce bill ang gusto mo mangyari. Si Congressman Joel Chua. So, kaya todo-todo ang banat niya ngayon kay VP Sara Duterte. Kasi baka sinasabi ng iba bakit daw pinapasok si Yorme. Kasi may relasyon yan. May pinanggalingan yan. Yung kanyang banat kay VP Sara Duterte, may pinaguhugutan. Sumisipsip doon sa pinuno ng Kamara na si Speaker. Kaya ho siya ganyan bumanat kay VP Sara Duterte. Siya ang bumanat yan. Sabi kasi ni VP Sara Duterte, pinuna niya yung flood control project. Alam mo hirit niya? Ikaw nga, wala ka. Nasa bakasyon ka. Siya pala yun. Walang hiya. Alam naman ng lahat na bago pa bumagyo ay pinayagan na ng Office of the President. Isa lang yun. At saka kahit nasabihin na nating umalis. Abay, hindi naman trabaho ni VP Sara Duterte yan. Trabaho ng presidente yan. Sir, congressman pa man din kayo. Hindi nyo alam ang batas. Lumayas na kayo dyan. Tama. Mapapalitan ko na lang kayo. Hindi, kasi pambira, alam na alam nyo naman, ang trabaho ng Vice President ay hindi umepal, hindi pumapel, hindi katulad ni Lenny Robredo, hindi ganoon ang trabaho spare niya. Spare nga lang eh, di ba spare? Oo, pag inutil na yung presidente, sinasabi mo bang inutil yung presidente mo? Ay, mukhang ganoon nga ang ibig sabihin. Bakit ba lagi nilang pinupuna si VP? Alam mo bakit? Kasi habang lalo nilang pinupuna, binabash, lalo siyang gumaganda. Ay, oo. Madam, totoo yan. Si VP Sara, talaga naman, tsaka lately, ang daming mga issues na talagang in-address ni VP Sara. Tsaka makikita mo, si VP Sara, hindi siya nakafocus sa tao. Nakafocus siya dun sa issue. At kung saan napupunta ang pera ng bayan. Kita mo naman, ang ganda-ganda ni Madam. Wala, parang hindi siya affected o smile lang siya. Kaya yung mga congressman na yan ay nag-iingay dahil ng election na eh. Di ba? Kaya kayo mga taga-Maynila. At taga-Maynila ako. Ikaw? Oo nga ako. Tsaka mother ko, nanonood, Dr. Esther Uso. Kayo mga taga-Maynila, kiss nyo na yan si Congressman Joel Chua. Hindi kasi pag-anong-ganon eh. Di ba? Alam mo yung mga pag-anong-ganon. Walang prinsipyo. Parang si Tolentino. Tama. Paano-ano yan? Palipat-lipat, butterfly. Nakita nyo ba yung interview ni PRRD? Yung tinanong siya, ano na? Ano masasabi mo kay Tolentino? Alam mo sagot? Ano sagot? Ang lupit. Pero mamaya na. Hindi. Sabi kayo na ngayon na. Alam mo sagot ni Pangulong Duterte? Nagpaalam sa akin yan. Iniwan niya kami. Yun ang term ni PRRD. So, alam naman, kumampi pa kami sa kanya. Tulungan pa namin siya. So, si PRRD na nagsabi.
mismo niyan. Papakinggan niyo yung interview ni PRRD kay dating spokesperson na si Roque at si Attorney Trixie. Attorney Trixie, oh, yung oo. Kanilang podcast. Oh, marami kayong mga ano niyan, kaya mag-follow din kayo sa ano ha, sa YouTube channel na CM Baste. Oh, kasi kay ano 'yun eh, YouTube channel 'yun ni Mayor Baste Duterte. At madalas po silang nagpa-podcast siya. May podcast siya, tapos may podcast din si PRRD dyan pareha sa channel na yan. Kaya magfa-follow din kayo dyan. Mainit yan. Pero kung sakaling magkaroon ng impeachment, Banat Bay, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ito na kaya yung simula ng talagang sa tingin mo mag-aaklas ba taong bayan dito? Oo. Matindi ang ano, alam mo... Iba ang naitanim ng mga Duterte sa ating mga sundalo at saka ano, pulisan. Tahimik lang yung iba kasi siyempre sip-sip yung nasa ibabaw na nangangalang Romel, di ba? Pero sip-sip lang po yun kaya hindi makapagsalita yung iba. Pero sigurado ako, ang dami kong kaibigang pulis, sinasabi nila iba ang nagawa ng Duterte sa kapulisan. Ah, oo, iba. Eh, di ba nga nagsalita ng ibang mga retired generals patungo sa korupsyon na nangyayari ngayon? Sa payun. Mabigat yun. Kasi kumbaga, active madam yun. Active at saka mga... Retired and active, correct. Oo. So kung dati merong, di ba, silent majority na tinatawag, ngayon meron lumalakas din. Lumalakas na, oo. Nagsasalita na unti-unti. Tsaka nakikita nga ninyo, nagsasalita na rin si Inday Sara. And every time na nagsasalita si Inday Sara, merong mga nalalaglag sa upuan, Banat Bay. Oo nga eh. Ang lulupit ng mga binibitawan ni Inday Sara na mga... Buti nagpa-interview to, sobrang ilap na itong mga Duterte. No? Alam mo, hindi sila mga epal, Banat Bay. No? Kahit ang dami ng issues ng bayan, involved sila, makikita mo, hindi sila nagpapa-interview kung kani-kanino. Anong pinakagusto mo dyan sa interview ni BP Sara? Ako? Oo. Oh. Ay, yung in-address niya yung kanilang relasyon ni President Bongbong Marcos. Oh, ang sabi. Na hindi na sila nag-uusap, wala na silang communication. So, yun na. As is where is. Mukhang talagang ano na, mukhang talagang hindi na sila... Friendship over. Yes, na. FO na. Ako dalawa eh. Una yung... Si Ontiveros. Ay, favorite ko din yan. It's the female version of Trillanes. Mm, grabe yun. Favorite. Alam mo, ikumpara mo na ako sa iba. Aso. Oo, wag mo na ako ikumpara kay Trillanes. Ikumpara mo na ako sa aso. Yun ang pinakasagad sa ano yun. Yun ang pinakamababang pagkukumpara na gawin sa'yo. Yung sabihin female version ka ni Trillanes. Naku. Sagad yun. Yun ang talaga sagad. O, pangalawa, yung sinabi niyang champagne. Ayan, o. Champagne, ang mga politiko. Money and champagne. Cocaine. May cocaine pa siya. Cocaine. Ako, grabe yun. Malupit yun. So, diretsahan na. So, matindi ang usapin na binitawan niya. No? Kaya nga ngayon, dahil dyan sa binitawan niya, yan talaga ang dahilan kung bakit gusto siyang ipa-impeach. Yun lang yun? Oo. Yun lang man talaga yan, eh. Yan ang naiin. Kasi sila, alam mo yun, natitrigger sila, eh, na... Ano ba to? Dati kasi hindi nagsasalita si BP Sara Duterte. Ngayon, sunod-sunod. Araw-araw halos nagsasalita si Ma'am na talagang grabe yung binibitawan niya. Di ba? Kaya... Sabi pa nga niya eh, yung mga nakinaririnig nyo ngayon na mga nagsasalita at saka yung mga nagsa-social media, saka yung mga privately nagre-reklamo, sila na yun. Kaya sila nag-comment, nag-statement kasi sapul na sapul sila. At ginagawa nila yan. Ewan ko ha. Ikaw, Mamo, anong favorite mo dyan sa sinabi ni BP? Yan nga yun, yung ano, champagne, daan na ang bansang ito should not be led by ano people who are favorite champagne, cocaine, isa pang sinabi. Money, power. Power. So, nung binanggit na yun, yun na. Pati, F.O. na talaga. Pati nga si ano Escudero, napaganon eh. Oh, isa pa yan. Kasi nabanggit niya. Although sa tingin ano ko... Ano bang sinabi? Hindi naman, champagne. Oo. Hindi naman atake kay Escudero yun eh. Hindi naman ganun ang... Kaya lang, nabanggit kasi dyan, hindi dapat pinaghahawak ng champagne yung... hindi naman sinabi senador, yung ating opisyal ng gobyerno. May pitik, pero hindi pero naman... Pero alam niyo bang bumanat din si Cheese Chan? Oo nga, kaya nga eh, nag-react siya. Mali eh. Nasaktan siguro siya na, oo nga, ano, bakit ako... Meron pang isang nireaksyonan, ano, banat by si Cheese. Kasi nung nagsalita si Inday Sara tungkol sa flood control project,
sumagot si Cheese na remember na your 6 years. Your father had 6 years to fix the problem. Eh mali naman yung argumento nitong si Cheese na inis ako. Ang tanong dito ni VP Inday, saan napunta yung pera ng bayan? Na sinasabi niyong may flood control, wala palang master plan at nagkabaha-baha. Ang tanong, saan napunta yung pera? Hindi ba? Bakit itong, hindi yun ang sagutin nila kung ano-ano yung dinadrag nila? Eh, in the first place, 16 years na senador si Cheese Escudero. Oh, at saka nga, di ba? Lang. At saka matindi dyan yung ano, 2023 budget, 1 billion per day. Ganyan ang ginagastos ng gobyerno. 2023 po ito, ha? Pinag-usapan natin. So, mas malaki ngayon, 2024. Oo, so ganun kakalupit po yung... At sandali, kanino ba galing yan? Cheese. Di ba kay Senator Villanueva? Kasamahan mo. Yung nag-hearing kayo. Kanino nyo nalaman na walang master plan? Di ba sa inyo rin? Hearing nyo yan eh. Hindi naman hearing ni VP Sara Duterte yan eh. Bakit pumapalag ka? Saka tinatanong ni Inday Sara. Kung nasaan. Kasi nung panahon naman ni PRD, may mga bahang ganito, pero... na ma-manage naman ng maayos. Hindi ganyan kalala. Walang ganito. Feeling ko napagalitan to. Ng jowa. Ay talaga? O sabi, baka yung jowa ang napagalitan. Pinitik ka tingnan mo. Sabi sa'yo, pinaghahawak ka. Gumano siguro. Kaya tuloy, hindi pwede, pagtatanggol ko to. Yun. Kaya tuloy, hindi, wag ka maano. Hindi naman ikaw inano ni VP Sara doon. Mali naman pa ang argumento mo. Titirahin mo pa si Pangulong Duterte. Eh, nung panahon ni PRD, sakay-sakay pa kayo sa private plane niya. I mean, sa presidential plane, di ba? Tapos ngayon, gaganyan-ganyan ka. Ay, nako. Politika nga naman. Well, sabi nga nila, at least alam na ng mga Duterte ngayon kung sino yung mga totoong kanila. Naging presidente si Inday Sara at lumapit itong mga doble kara na ito, alam na ni Inday Sara kung anong gagawin sa kanila. By the way, narinig ko from ano mismo to, from yung reliable mga kaibigan source natin sa Davao, na si Inday daw ay nagtatanim ng sama ng loob. Hindi daw siya nakakalimot. Kaya, At hindi rin siya nakakalimot ng magandang pag may nagawa ka sa kanyang maganda. So, itong mga doble kara na ito, ay nako. Mag-ingat antay kayo. Antay lang kayo. Speaking of Basti Duterte, nako, planong idemanda ni Torre si Mayor Basti Duterte at mayroong reaction si Mayor Basti Duterte. Basahin ko lang banat ba yung reaction ni Basti. Sabi kasi in Visayan to, pero translate to ng Tagalog ni Sir Carlo. Galing talaga ni Sir Carlo. Ayan, bakit siya galit? Iiyak naman pala siya. Ganito kasi yan, siya ang pumasok sa lugar natin, tapos nag-point finger at gumawa ng kwento. Kung tutuusin, gumagawa ka ng kwento dahil wala ka namang basihan. Kung napatunayan mo lang sana na may basihan ka, ngunit nasaan ang not worth responding na sinasabi mo sa simula? Bakit dumadada ka pa rin dyan? Wala ka naman talagang napatunayan. Walang kwenta lahat ng sinasabi mo at puro PR ka lang. Tapos, sasabihin mong professional police ka? Ginagamit ka, nagpapagamit ka sa administrasyon para isabotahe ang Davao. Yan ang katotohanan dyan. Naku po, mabigat. Ito si Tori naman kasi. Ibang klase rin ng mga kasinungalingan nitong mga ito eh. Kahit kahapon, medyo uminit ang ulo ko nung narinig ko banat ba yung statement ni Gene Fajardo sa isang interview niya sa kabilang channel na ano daw, nag-abide daw sila sa rules nung kanilang kinandak raid dyan sa KOJC. Tapos medyo nasukul siya, banat ba eh? Nasukul siya nung interviewer, sinabi kasi na, sa tingin nyo ma'am, with all the helicopters and drones, hindi nyo nakita. So, posibleng wala na yan dyan, nakatakas na. Sabi naman nung ni Fajardo, hindi, nandiyan lang yun. Talagang pinaninindigan nila nandiyan. Kaya kausapin natin yung isang nasa checkpoint dyan. Yes, opo. So, ano bang pangalan mo, pangalan sir? Anong pangalan mo, sir? Ako po pala, meron lang akong sige, alis na ako. Sabi sa taas eh. Bakit ba kayo nandito? Ano bang ginagawa nyo dito? Ba't nag-checkpoint kayo? Police visibility lang. Para kang ninja. Police visibility. Oh, kailangan lang namin mag-checkpoint dito kasi police visibility. Yeah.
Alam mo naman dito sa ano, mga professional kami dito. Nako po. Mga professional kami, kaya ganito ang kailangan natin, police visibility lang. Grabe, gabi na, naka-shades pa, parang ikaw talaga yan. Oo, oh, kasi kahapon nga, inikot-ikutan namin yan yung kayo, JC. Mm-hmm. Oo. Tatlo, paulit-ulit. Oo, paikot-ikot lang kami dyan sa kayo, JC kahapon. Bakit? Police visibility. Mm-hmm. Kailangan natin ng police visibility, so kailangan namin mag-ikot-ikot dyan. Eh, alam mo naman, utos sa taas yan. Eh. Ayan. Ayan, no? Kita nyo naman. Paikot-ikot, tapos patingin-tingin. Saan ka naman? Para palang Christmas na dyan, no? Ang daming blinker. Ayan, tago mo na. Saka paikot-ikot sila talaga. Eh, kahit naman sino, medyo matatakot ka sa gano'n. Oo naman. Armado, tapos iniikot-ikutan kayo. Kung meron lang akong baril dito, may akong ganito, matatakot ka kaya? Oo naman. Dito, may mantaki mo, wala kang nameplate, tapos may baril ka. Oo nga, sino ka? Oh? Di ba, maya mo, hindi ka, baka mamaya NPA ka na, baka mamaya, ano ka na, kidnapper ka na. Professional kami, ha, professional. Ha? Basta, professional ako, ha, professional. Hindi, tanong, pag ganito kaya ako sa, ano, Banateros, professional ba dating? Ah, hindi, hindi ka professional niya, nakakakot ka na niya, baka professional, hold upper ka na niya. Mantakin mo, nagganito balita, ayon sa ating balita, ba't ka nagtatago? Utos sa taas, eh. Ay nasuportahan ng mga Duterte diehard supporters, political blogger. Sabi ko nga ho sa inyo, lahat ng mga kakampi ni Tatay Digong, hanggat maaari, puprotektahan natin. Hanggat maaari, suportahan. Kasi ang labanan ho kasi, multiplication is the name of the game. Ganun ho talaga ang laban. Nung nagiging marketing manager po ako, no, sa isang kumpanya, lagi po namin sinasabi yan sa lahat ng mga ahinti namin na multiplication is the name of the game. Hindi ka po pwedeng magbawas. Kailangan marami kang kliyente. Kaibiganin natin lahat ang mga yan. Kasi kung marami kang kliyente, siyempre marami kang kita. Simple lang din po dito. Pag marami kang kaibigan, marami kang kakampi, mas malakas ang pwersa natin laban sa mga kadiliman. Yari tayo dito. Ay nako, ito pag-usapan natin, kantsawa natin yung mga ano, mga bangag supporters. Nagrally din pala ang mga tungaw. Ay patuso. Tinapatan din pala tayo hakbang maisog sa Angeles City, Pampanga. Kaso ang problema, 1,000 lang daw yung dumating. Animal? Sabi ni Gadun eh, 31 million daw oh. Tapos 1 million lang daw buto ni Inday. Lahat daw ng 31 million. Sa 32 million ni Inday, gal mga loyalista daw. O pa, ano yan, nag-rally kayo, 1,000 na lang. Udang inanimal kayo? Yung mag-rally naman kayo, magtapat kayo sa amin. Yung tatayuan naman balahibo namin. Kasama yung sa baba. Utawin na 1,000 oh. Walang permit-permit yan ha. Walang permit-permit. Rally ang mga ulol. Ah. Hello po, Nel Danila, proud Bisaya. Gandang tanghali ho sa inyo, sinari. Ang mga ulol. Oh, ito, pag-usapan din natin yung bigas na dilaw. Mantakin mo, pinagmamalaki ni Bangag, Lord, this is Pahas, gandang tanghali sa inyo. Meron na daw 29 pesos ang kilo ng bigas. Napilitan talaga sila dito. Meron daw sa Kadiwa, pero napansin ko lang, grabe naman dilaw ng bigas na yun. Tapos ang masaklap, yung bigas sa Kadiwa, limitado na lang. No? At pinipili na lang nila kung sinong pwedeng bibili ng 20 pesos per kilong bugas na markang dilaw. Bawal daw bibili yung hindi mahirap. Ay mga ulo, lahat tayo naghihirap dito. Ay, yun ang sabi ng bangag admin. Kaya kantsawa natin itong mga tambaluslos ngayon. Patusok, heto, pakinggan agad natin ang derada ni Attorney Harry Roque. Mga kababayan ko, matindi po yung ano nila ngayon, akusasyon kay Attorney Harry Roque.
talagang kinaladkad ngayon si Attorney Harry Roque ng mga bangag supporters, lalo na po yung mga ensaymada balagers, patungkol po sa Pugo, doon sa Purak, Purak tama, Pampanga. Oh. Mga malisyoso nga ho yung mga post nila, oh, ito. Ito bayad talaga to, itong mga bayarang mainstream, ito ganyan. Mainstream media ba to siya? Bayad talaga yung post na yan. Pip, no? Hmm. ER de la Serna, nadawit sa pagkasangkot ni Atty. Harry Roque sa Pugo controversy. Hmm. Oh, Mr. Supernatural Philippines, 2016, ER de la Serna, ano ang tunay na kaugnayan kay Atty. Harry Roque? Putang ina, guys. Atty. Harry Roque, oh! Oh. Tapos nilagay pa yung picture ni Atty. Harry Roque, naka-smile, no? Gago. Supernatural nga ho, yan. Oh, pinagpipiestahan nga si Atty. Harry Roque ngayon. Kasi naman kasi si Atty. Harry Roque, pag bumanat, sinasabihin, a diktadura. Kagabi, sinabihan na naman niya, Mr. President, adi ka ba? Ang tindi ng mga birada, kaya nasasaktan na dito si Kuka kay Atty. Harry Roque. Magpa-drug test ka, Mr. President! May pamilya yan si Atty. Harry Roque, may anak ho yan. Hmm. Ano ba tingin ninyo kay Atty. Harry Roque? At hindi pa, no, siyempre, babanat din yung mga bayad na may busal na media. Ayan ho, ito naman ay radio sa Estranta. Siyempre, abyas si Biin yan. May busal galing kay Mamsi. O dating executive secretary ni si ex-presidential spokesari Roque, nadadawit sa kontrobersya, yun na nga ho sa Pugo. Punta, iniisa-isa na. Abogado naman si Atty. Harry Roque, kayang-kaya niya pong harapin yan. Da, hindi obra sila kay Atty. Harry Roque. So sabi ni Atty. Harry Roque, adik ba kayo? ito, hinggan mo muna natin ang balitang ito tungkol ho dyan sa issue na yan. Sa isinagawang Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga, may nakita rang sulat ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na may pangalan ni former Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Nako. Pero sabi ng PAOC, hindi raw may tuturing na kriminal at kahinahinala ang naturang dokumento. Narito ang balita ni Angel Pastor. Binigyang linaw at ipinaliwanag ni former Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na walang kaugnayan ang nakitang sulat na may pangalan niya sa nangyaring Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga. Maging si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston John Casho ay nagsabing hindi maituturing na criminal in nature at hindi rin kahinahinala ang naturang dokumento. Well, yan naman po ay nagsalita na ang PNP, nating criminal po, nating suspicious. Yan po ay dating tao ko pa at siyempre po matagal ko nang hindi siya tao, no? Eh dala-dala lang yung mga records, no? Ang balita ko po nakikitira dahil bumalik po sa eskwelahan yan, no? Ang alam ko po eh panandalian yung pag-i-stay niya doon at nakalipat na naman siya kaya lang may mga gamit pa siya na naiwan doon, no? Pero tingnan mo, sulat lang binigyan ng mali siya ng mga timang. De, gusto lang kasi nila meron talagang issue yung mga Duterte supporters, lalo na to si Atty. Harry Roque, mabigat yung birada nito. Mantakin mong sulat, ha? Ginawa ng mali siya at kinukunik na dito sa Pugo na nired ng bangag admin. Basahin nyo anong nakalagay sa sulat. I love you ba? Inamin naman ni Atty. Harry Roque. Dati niyang staff. So ngayon, wala na ho. Tama ba? Tuloy nga. Nag-conclusion naman po ang kapulisan, nating suspicious, nating criminal, kaya hanggang doon na lang po yun.
Wala rin raw masama kung naging abogado si Roque para sa Whirlwind Corporation. Hindi raw ito nangangahulugan ng anumang kahinahinalang aktibidad at wala namang krimen kung ikaw ay nag-aabogado para sa korporasyon. Correct. Sabi pa ni Casio, ayaw niyang lagyan ng mali siya ang issue dahil hindi raw ito magiging patas para kay Attorney Roque. Pero sa kabila nga ng konklusyon na ito ay meron pa ring nagpapakalat ng mga impormasyon na siyang laman ng vlogs ng mga pro-administration na talagang iniuugnay si Roque dito. Kaya giit niya? Well, malinaw naman po no, na ako'y bilang isang abogado, ako'y naghahanap buhay. No? Ang aking kliyente po dyan ay yung ari ng mga buildings na umuupa doon sa lupa, no, at silang nagpaupa dyan sa mga pogo, no. At hindi ko po yan na dinideny dahil yan naman po ay matter of public record. Yan po ay kaso na nakabinbin sa Court of Appeals ngayon. Meron pa po kami motion for reconsideration at kung hindi po kami manaig sa Court of Appeals, dadalhin po namin sa Supreme Court. Yan naman po ay trabahong legal. Matatanda ang nagsilbing abogado si Attorney Roque para sa Whirlwind Corporation, ang kumpanya na nagparkila ng kanilang property sa Lucky South 99. Sa Lucky South 99 compound naman, matatagpuan ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan dito nakita ang sulat ni Roque na taong 2021 pa. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Anong problema doon kung abogado si Attorney Harry Roque, itrabaho na yun? Problema kasi itong mga bangag talaga pag mga Duterte supporter, sinahanapan talaga nila ng kaso. Hinahanapan nila ng butas. So ngayon, hindi talaga nila titigilan to si Attorney Harry Roque. Maniwala ho kayo. Tingnan mo si Pastor Kibuloy. Yung kaso, patay na, binuhay ng mga animal. Kasi nga, ayaw nila nga. Di ba sabi ni Kukak, walang hindi na uso sa Marcos admin ang criticize, magki-criticize ka. Wala na daw uso yan. Kaya kasi, pag magki-criticize ka, kakasuhan ka. Ang tanong, ito ho tayo ngayon. Eh, magpapatalo kaya si Attorney Harry Roque sa puwersa ng kadiliman? Patay kayo diha. Ito, pakinggan natin. Attorney Harry Roque, pwersa ng kadiliman laban sa katotohanan. Tingnan natin. Ang araw na ito, tinukol nila para siraan ako. Pero anong nangyari? Nada, akala nila, palibasa, siniraan nila ako, ako ay magpapasupil. Sa inyong mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko. Lalo niyo akong siraan, lalo akong magsasalita, lalo na akong inindigan, dahil hindi na magpapalik ang pwersa ng kadiliman. Ayan, narinig niyo! Hindi magpapalik! Laban sa pwersa ng kadiliman ng mga bangag! Bukas, bibitayin ka sa selya elektrika! Gigil na gigil dyan si Attorney Harry Roque. Wala, hindi mapipigilan yan si Attorney Harry Roque. Dating aktivista ho yan eh. Abogadong magaling. Magsalita't magsalita ho talaga yan. Tingnan mo, gigil na gigil. Pawis na pawis pa. Wala, wala kayong sinabi dito sa kay Attorney Harry Roque. Oh, ayan, lalong nagwawala. Nagwawala, galit na galit. Yari, mapalabang kayo kay Attorney Harry Roque dito. Tuloy! Ito na, handa ba kayong mamatay para sa inang bayan? Pag mamatay para sa mga kano.
Pero sa inang bayan, handa ho kami. Gandang hapon, kababayan, Viral PH. At hindi po kami magpapasupil, magpapalubig sa pwersa ng kadiliman. Pero palaban na palaban yan si Atty. Harry Roque, ha? Talagang, kung banatan lang ang banatan, iiyak kayo dito, lalaban ho yan. Hello, Atty. Harry Roque. Woo! Manunong papa kayo at aalim pa kayo ng bagong Pilipinas! Hindi! Animal, hindi! Manunong papa kayo sa bagong Pilipinas! Animal, hindi ho talaga. Nagsigaw ako doon, animal, hindi ako. Hindi! Na, ayaw ko yan. Bagong Pilipinas, bagong bangag. Naglipa na ang mga bangag sa Malacañang. Nandito rin. Sa Bisdak, Pilipinas, ang mga bangag. Ay, dumadayo mga bangag sa atin. Paborito tayo. Grabe naman yun. Ay, mga bangag. Nunung pa kayo? Napamura ako doon. Animal, ayaw ko yan. Mamatay para sa bayan. Pwede ho tayo dyan. Oh, pero mamatay sa mga kano, wag na. Isa lang po ang mensahe ng mga maiso. Pwersa ng kadiliman. Ibinigay nyo na ang lahat ngayon. Araw na ito. Para sirain ang isang maiso, ang resulta. Lalo tayo naging matabang, lalo tayo magiging maiso! Oh, ayan na! Oh, Dayan Yor! Ramji Sila Kwata, magandang tanghali sa inyo. Laban! Laban sa pwersa ng kadiliman! At lalo kaming maging maiso! May ganun pa. Tingnan nyo, sinaktan nyo eh. Ginigipit ninyo, hinaharas ninyo, sinisiraan ninyo, ay lalong maisog talaga. Yari ka talaga, Nyor, dito, Nyor. Kita mo, yung angas ni Atty. Harry Roque, wala, walang sinabi si, ano dito, si Babalo. Walang sinabi si Franz Castro dito. Wala. Pati yung si Raul. Si Raulo. Ha? Walang sinabi sa mga sigaw-sigaw lang ng gusto nyo. Putay na, mamamayagpag si Atty. Harry Roque. Walang sinabi yung si... yung mga aktivista, sila sa Toro Campo. Wala na, retirado na kayo. Ito si Atty. Harry Roque. Laban lang para sa bayan. Kita mo, yung ano, buka. Nagpapasalamat lang po ako sa inyong lahat dahil ang presensya na ngayon nagpapakita na hindi tayo papayag na mawala muli ang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Correct. Kita mo yung sigaw? Ngayon naman po ang sabi ko kanina, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! Alam mo no, kahit si Tatay Digong wala na sa ano posisyon no, ang sigaw pa rin Duterte. No. Hello Ma'am G. Silakwata, JJR, magandang tanghali sa inyo. Resali. Ah, yung mga bangag supporters, ano yung sigaw ninyo? Babangag! Babangag! Kasi kami, Duterte! Di, hindi ko pa sila narinig na anong sigaw nila kay The Junior. Babangag ba? Eh, di nga. Di, sa amin kasi, mga DDS, Duterte! Duterte talaga, naka-iron fist kami. Sa inyo, ano ninyo sigaw? Babangag! Sabay ganun. Kasi ganun kami. Duterte kayo. Ano kayo? Babangag.
Patas, okay? Yan ang sa inyo, no? Babangag! Babangag! Sa kami, Duterte, gano'n. Ay, di pala yung... Hindi pala gano'n sila. Gano'n. Bab! Yan na, V. V nga, bangag. Ay, ito na ho yung sigaw ninyo. Babangag! V. Bangag. Alam nyo kasi, ako, sa akin, alam naman natin yung pattern ng Marcos admin, no? Na pag kumontra ka, kasuhan ka. Ang kabang-abang lang dito, kung ipilit talaga nila si Atty. Harry Roque, ikukunik dito sa, ano, sa pugo. Ano kaya ang mangyayari dyan? No, kasi si Atty. Harry Roque, matalinong abogado, palaban ho yan. Hindi naman talaga yan aatras, sinabi na ho niya. Lalaban siya sa pwersa ng kadiliman. Hello, Sarabina and family. Babangag! Yun yung abangan natin. Pero anyway, matalinong abogado, kayang-kaya yan. Sanay sa laban, nagiging aktivista rin ho yan. Ang dati, lumalaban din yan para sa bayan. Kumbaga si Atty. Harry Roque, hindi mo na pwedeng takutin, natakot-takutin mo na, ikaw, kakasuhan ka namin, ito, pag-file kami ng disbar sa'yo, dahil sigaw ka ng sigaw dyan sa Maisog. Eh sabi nga ni Atty. Harry Roque, eh sinisiraan ninyo kami, eh, lalo kaming mag-iingay at lalo kaming magsasalita laban sa inyo. Ayan ang talagang mabigat na statement ni Atty. Harry Roque. Kaya patusok, oh, ito naman, kambal ni Atty. Harry Roque. Mas matindi ang banat nito, guys. Okay. Oh, ito, banat ni Duk Baduila, magusto, ang ganda ng mga talumpati. Lahat po sila maganda ang talumpati ng Hakbang Maisog. Kaya, iano ko muna sila, iko-content ko sila lahat, pasalamat lang po sa kanila. So, mamaya naman, iba naman i-content natin. Pero heto, pakinggan po natin yung gigil na pagtatanggol ni Doc Loren Badoy sa kay Pastor Kibuloy Kingdom of Jesus Christ. O ito, banat, Doc Badoy. At ano ang ginawa kay Pastor Kibuloy? Guys, no, ito yung nakakalungkot ngayon sa Marcos admin, no? Kasi nung pagpasok ng Duterte admin, nung nasundan yung dilawan, panot, no? Yung moral ng mga kapulisan kasundaluhan bagsak talaga.
Kumbaga noon, nakakatakot lumapit sa mga pulis. May problema ka, pupunta ka, nakakatakot. Makakita ka ng kasundaluhan noon, nakakatakot. Dahil hindi maganda ang nangyayari during Dilawan admin. Pero nung pumasok ang Duterte admin, tinaas ni Tatay Digong ang moral ng kapulisan. Ginawa niyang PNP chief si Senator Ronald Bato de la Rosa. At maraming ginawang programa si Senator Bato ngayon para sa mga kapulisan. Lalo na po yung paglaban sa war, illegal na pulburon. At siyempre, si Tatay Digong, nasa isip niya, mahirap naman ang trabaho kasi ng kapulisan, trabaho ng mga kusundaluhan, at serbisyo para sa bayan, ang ginawa niya, in-increasean niya. In-increasean niya ng sahod, dinuble pa nga. Tapos, sabi ni Tatay Digong, ito yung maganda. Ito yung maganda noon sa kay Tatay Digong na wala ngayon sa Marcos admin. Sabi ni Tatay Digong, magtrabaho kayo ng maayos. Pag may problema kayo, sagot ko kayo. Kasi nga, war on drugs. Magserbisyo kayo sa bayan. Pero pag gagawa kayo ng kasamaan, maging kalaban nyo ako. Tama yung sinasabi ni Dr. Lorin Badoy na irespetado, mataas ang trust and approval rating ng mga kapulisan kasundaluhan at hindi ka natatakot during Duterte admin na lumapit po sa mga kapulisan kasundaluhan. Kung meron kang pamilyang kamag-anak kang pulis, maniwala ka, talagang proud ka na ang kuya mo, tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo ay pulis sa panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, sa panahon ni Da Junior, maniwala kayo sa hindi, nakakatakot ang pulis ngayon. Ako mismo, ako experience ko yan. Alam mo yung rally nung June 12. Hiningaan ako ng ID sa tanang buhay ko. First time lang ako hiningian ng ID ng isang pulis under Marcos admin. Kinuha yung ID ko, sabi, sir, tingin naman ID. Ilang beses na ako naka-cover ng mga rally-rally. Wala, hindi man ako hiningian ng ID ng pulis. Pero ngayon, Marcos admin, nakatakot guys eh. Kasi kusa kang kukuna ng ID. Hindi mo maintindihan bakit parang bang nakatakot itong mga pulis ngayon. Hindi sila parang ngayon sa bayan. May mga matitino, pero mahuhusgan talaga sila ngayon. Dahil sa bulok na sistema ng Marcos admin na ito. Kung magpapatuloy pa itong gobyerno na ito, kawawa itong institusyon ng mga kapulisan. Lalo na ngayon sa ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita kung gaano sila ka mga animal. Tinarantado nila yung mga inosente. Naka-live video lahat, may mga CCTV-ing kuha. Kaya wala ho silang takas dito sa panghuhusga ng sambayan ng Pilipino. Kita ng mga mata natin lahat. Dinig ng ating mga tainga kung gaano karahas ang ginawa nila sa QGC. Bagsak sila ngayon. Ang nakalungkot, nadadamay yung mga matitino. Nadadamay ang institusyon dahil sa gobyernong walang kwenta. Nabangon na nga panahon ni Tatay Digong, pero ngayon, bagsak kayo ngayon. Tuloy, Dok Badoy. Ipapagin ang mga snipers. Pero CIBG, may SWAT, may Special Action Force, may mga helicopter. Anong kaharap nila? Mga sibilyan, mga inosente, mga misyonaryo, mga church workers. Ito yung malungkot dyan, mantakin mo mga kabisdak, no?
Sila, nakadala mga sniper, may aeroplano, mayroong drone. Tapos naka-full battle gear sila. Ito yung masama dyan. Dahil pinalabas nila na ang Kingdom of Jesus Christ ang nananakit. Gagi na. My love, it's KPH. Maraming salamat to sa inyong pakulay. Ngayon, problema nila yan. Dahil ang KOGC, marami namang ebidensya. Mantakin mo, ang daming nagla-live eh. Tapos sasabihin mo na nananakit ang KOGC. Wala ho silang kakayahan manakit. Yung depensa yung ano nila, yung bumbiro eh. Yung tubig. Kasi umaakyat kayo para kayong mga akyat bahay, mga animal. Para kayong mga kawatan. Mana kayo sa mga taga Malacanang. No? Puta ka lang, dadala kayo ng hagdanan. Pag ganun agad sa gate, raransak ninyo ang mga gate. Eh, siyempre. Eh, kung ako po, mayari ng bahay, tapos biglang papasok itong mga tao na ito na para bang manransak at magnakaw, eh gagawa ako ng paraan paano depensahan ang aking munting tahanan. Eh malas ninyo, may nakaharang na fire truck. Oh, kamusta? Natunaw kayo? Asin kayo? Overkill nga. Ito nang resulta ngayon. Nausgahan kayo ng sambay ng Pilipino. Oh. Dahil sumunod kayo sa utos na hindi maayos. Illegal nga. Illegal nga yung sabi. Baby love, salamat sa pakulay. Yun yung ano, yun yung isa sa mga hindi kaya-ayang ginawa ng Marcos admin. Eh kung may namatay dun, kasi meron silang baril, no? May mga granada, may mga sniper. O sinong sisihin natin? Dalawang batalyon? Eh kung nagpaputok, kahit isang putok lang yung guys. Alam po, Ma'am GC Lakwata, maraming salamat po sa pakulay. Sabi ni Lilibit, trespassing na mga akyat bahay gang. Trespassing nga. Alam nyo, kung meron lang isang putok na nangyayari, guys, isang putok lang, marami pong mamamatay yun. Kahit yung warning shot lang, maraming mamamatay. Kasi papalag talaga ang KOGC. Sa ganung kadami, Diyos ko, siyempre, ikaw, matatakot ka rin. Bakit ganito? Ang dami, oh. Sabi ni Gracia, para sa mga civilian lang pala yung mga sap. Bakit yung mamamasapano noon, hindi ginawa yan with matching sniper and high power. Powered barrel, helicopter. Wala, may drone pa. May drone pa mga tol, mga kabistak. Sipin mo yan. Ganun sila katarantado. Nga dapat malaman ang sambay ng Pilipino, itong Marcos admin, nakakatakot na gobyerno para sa mga nagkikritisize sa kanila. Tuloy, Doc Badoy! So, dito ko natutunan napakahalaga at leader nung panahon ni Pangulong Duterte, taas doon tayo bilang Pilipino. Correct. Pero itong pangulo na ito, dinadala tayo sa bilid ng gera. Oh, ito, dudugtong lang ako doon na. Alam mo, nung panahon ni Tatay Digong, talagang nakaka-proud maging Pilipino. Taas noo ka talaga. Lalo na mga OFW. Yung may mga asawang mga foreigner na nasa ibang bansa na nakatira, proud na proud ho talaga kayo na sasabihin ninyo ako ay Pilipino during Duterte admin. Pati yung mga asawa ninyo humahanga kay Tatay Digong. Magaling si Duterte. Tama o sobrang tama? Proud maging Pilipino. Kasi nagkaroon tayo ng isang leader na may tapang at malasakit. Hindi takot sa oligarkiya. Mantakin mo si Lucio Tan, pag di ka magbayad ng tax, liligpitin ko yung airport. Puta, nagbayad eh. Ganun si Tatay Digong. Pero ngayon, pag may magtanong sa inyo, are you a Filipino? Ang sagot niyo no, Indonesian ako. Excuse me, ma'am. Are you a Filipino? No?
I'm Indonesian. Kahirap-hirap pa, I'm Malaysian. Kahirap-hirap pa, I'm Vietnamese. Kasi ang hirap na sabihin mo, Pilipino ako, buta ka na, presidente, bangag. Sabi ni tatay ni Gam, presidente tayong anak! Bangag noon! Bangag pa rin ngayon! Aminin! Kaya sabi ni Grace, kurek, ang asawa ko, pinagmamalaki si tatay Digong dito sa mga kaibigan niya sa Norway. Ngayon ma'am, kamusta kayo junior? Sabi ni Lilibit, no, I'm a Mexican. Sabi ni Dada de la Cruz, no, I'm a Thailander. Mamaro, apunisa na lang ako, bisdak. Kasi kanya-kanya tayong deny. Singaporean, pwede rin. Halos kamukha natin mga taga-Singapore. Eh. Ay! Sabi ni Fred Blanc, no, I'm Chinese. Ha, pwede ka maging Chinese. Ating naman si at Ma'am Christina Mindiola, true service doc. Lagi kong sagot, Indonesian ako. Kasi, sasabihin ka, are you a Filipino? Your president is Paul Boronic. Si Marley ka, no? Paul Boronic. Sabi ni Sarabin, ang asawa ko, sabi, the best president si Tatay Digong at sa Davao na daw kami magre-retire. Wow. Sabi ni Chismosang Palaka, ganda na pangalan mo, mama. No, I'm a Taiwanese. Sabi ni Infinity, oh, ito, kwento niya. Ako, Sir Bisdak, tinatanong dito sa Moscow. Sabi, are you a Chinese? Sabi ko, yes. Dito, they two joints? Sarambali, no, I'm a Malaysian. JJR, tingnan kay JJR. It's true. Bisdak, I'm proud when Tatay Digong as a president. Hindi ko kilala Duterte's taas noo, pati kilay ko. Wow! Ayos na ba? Taas na o, pati kilay. Bagong uso yun ah. Genesis, tingnan mo. Di na kayo, di ninyo na proud maging Pilipino. Sabi ni Jeromo, ako bisdak Nepali. Mga taga Nepal din, kamukha din natin eh. Mga Nepalis. Nepali, di ba? Genesis, I'm Mexican from Mexico, Pampanga. Ako Pilam. Pilipinong amo. Sabi ni Ana, nahihiya ako dito ngayon kasi mga Chinese kung ano-ano na daw pinanggagawa ni Da Junior. Very dramatic actor to provoke a war on China. Bad mo bang sabi? Si Tatay Digong ang hinahangaan talaga. Nakalungkot. Sabi ni Lucy, I'm Italian. Noemi, service ako watching from Barcelona, Spain, QGC. Puta naman talaga. Di ba, LG Asop? Nakakaya maging Pilipino, maniwala kayo. Magtakit mo, sa buong mundo, tayong pinakamahal na sibuyas, 800 pesos ang kilo. Wala ko na maging Pilipino. Indonesia siguro ako, or Malaysia, malapit. Ito si Vine Videos. Proud Ilongga ako. Di ko kinahiya maging Pilipino. Kay Tatay Digong noon, taas noo tayo. Pero ngayon, tol, tutang ina, nakakahiya na talaga. May Pilipino naman talaga tayo, pero yung tipong parang taas noo ka, tutang ina, buwisit talaga, oh. Tinanong, sino presidente nyo? Bangag ngayon eh. Abangag noon, bangag pa rin ngayon. Utak mo na yan. Nakakaya talaga, animal. Ano, presidente nyo? Yan, oh. Pagtingin sa picture, nakaganon. Ayaw ko na lang. Hindi ganun ba Tatay Digong? Presidente nyo, nakaganon si Tatay Digong. Nagkagalit na galit eh.
Pero kay Dayo Nyor, magturo mo yung picture. O ganun eh. Tuloy na nga, baka maano tayo, magurgor. Yan lang naman, tuloy. So, ang gusto nilang paniwalaan sa atin ay wala tayong laban, wala tayong kapangyarihan. Nakalimutan na nitong mga lulong sa kapangyarihan at kumalo pa sa droga na o lulong din. Lulong kayo na sa Pulboron, hoy! Hindi lang lulong sa Pulboron, talagang lulong na lulong. Ano mo, mga supporter nila, nagbangaga na rin, oh. Tuloy, oh. Kumunta na nila kung sino ang nagbigay sa kapangyarihan nila. Ang taong bayan. At ako, bangag, resign! Yes. BBM, resign! Ako nakita ko yun, kahit kailan pupusta ako sa Pilipino, tama si PRRD, tama si Pangulong Duterte, hindi kinala ng mga ito kung ano at sino ang Pilipino. Sino ang kinala ngayon? Ala, ang gaganda ng talumpati nila kaya mas maganda i-content. No? Mamayang gabi, content natin sila ni Atty. Vic, Glenchong, yung Sampalan, Baliktaran. No? Gaganda. Talagang baon na baon. Yung mga yung gigil, no? Nandun yung gigil, nandun yung pagmamahal sa bayan. Kaya Atty. Harry Roque, ang da ako magpakamatay para sa bayan. Kay Doc Badoy naman, itataya ko ang buhay ko para sa mga Pilipino. Grabe, no? Eh, yung tunay na nagmamahal. Nagaya yung mga ensaymada, animal, nagmamahal sa kaban ng bayan. JJR, the best my issue. Ano ba? Oh, ito, alam nyo ba? Yung rally natin, yan, hakbang my issue. Kita mo, daming sigawa, no? Oh, daming tao, pumupunta. Kaya congratulations po sa hakbang my issue. Ito yung isa sa pinaka-the best na, ano, na prayer rally. Siguro, paano ba natin irit? Eh, lahat naman maayos naman. Pero yung ano, yung talumpati para sa akin, yung pinaka the best na talumpati sa lahat ng mga speaker na baon talaga, ito na ho. Ito na yung mga speaker na ito. Nagsasalita naman sila noon. Pero ito talaga, grabe yung diin nila eh. Grabe yung tapang nila, talagang pinapakita yung maisog. Bawat speaker, ha. Kaya sana, sa susunod, ganun pa rin yung hyper. Kasi maganda po kasi yun. Lalo pag nagsasalita ka dyan ng kusa, na wala kang binabasa, hindi ka gaya kay Dayo Nyor, magbabasa na nga ng talumpati, mali pa binabasa. Walang kapuso, walang ka-feeling-feelings, guys. Sabi ni JGR, galit na sila. Galit nga. Kaya sa susunod na hakbang may sugbaon, ganun, gusto ko yun eh. Kasi nakakadala. Kita mo yung mga tao sigawan, walang humpay. Simula sa, ano, sa unang speaker hanggang sa dulo, yung sigawan, nandun eh. Buhay na buhay yung rally. Buhay na buhay yung espirito ng maisog. Pero kung may buhay na buhay, meron din patay na patay. Putang ina. Ayan tayo, ha? Patusok mo yung mga bangag! Ito, alam nyo ba yung tropa ni Da Junior? 1,000 na lang pala sila. Kawawa naman ang mga to. Partida ba yan? Sobrang init pa ng venue, ha? Kasi mayroong bubong eh. Ito! Kamuting kahoy kayo pag
tumapat kayo sa hakbang maisog, siguraduhin ninyo, no? Na kaya ninyong tapatan kami. Wala sigurong ayuda, baka 500 lang, kaya 1,000 lang sila. Oh, baka sabihin ninyo, ha, nag-fake news ako. Hindi, totoo. Nagkaroon po ng kilos protista ang mga tungaw. Ha? Oh, ito. Akala ko baga doon na 32 million kayo. Pero ito, linaw-linaw, sinabi sa report, 1,000 lang kayo. 1,000 lang kayo, tinutukan pa kayo ng bayarang media. Samantala kami sigawan, pinaglalaban para sa bayan, wala mang bayarang media, is MNI lang. At mga political vlogger. Okay. O ito, pakinggan natin ang balita. Baka sabihin ng mga bangag supporters, fake news ako. Hindi ho. O, parali-rali kayo. O ito. Halos 1,000 mga nag-ipon-ipon sa bahagi ng Espanya Boulevard para makibahagi sa tinawag nilang March ng Bayan patungo Menjola. Oh, halos pa nga eh. Sabi. Yan! Halos pa nga. Hoy, buyaka-haka. So, ibig sabihin halos, hindi talaga umabot yung 1,000. Tutangin na, baka 300 nga lang yan eh. Halos 1,000, putang ina, kawawa naman kayo, wala pang 1,000. Pero tutok, no, abya si Jamie News, oh. 24 oras, laging tulog ang balita, laging kasinungalingan. At servisyong bayad. Eh ano, halos, oh. Nasa na ang mga 32 million. Bagamat hindi nakabot, nakontento na lamang ang grupo sa kanilang programang isinagawa dito sa bahagi ng Morayta dahil sa pag-aarang na makatauhan ng Manila Police District. Ayon kay Rodolfo Villena Jr., ang lead convener at tagapagsalita ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, suporta ito sa patakaran ng Administrasyong Marcos. Suporta ito sa patakaran ng Administrasyong Marcos. Di yata nagpadala ng pambayad si Ma'am Sijan. Tapos ang problema, oh, inarang kayo ng pulis ni Dayunyor. Ano bang nangyari sa inyo? Rally, bantapat kayo sa amin. O paano yon? E di hinarang din kayo. Sabi ni GGR, nauubos ang supporter nila sa kabibili nila. Wala na, butang ina, wala na sila tunaw. Ang bilis naman matunaw ninyo. No? 2 taon pa lang, tunaw na agad. Eh, maubos din kasi yung pang-ayuda. Nanay kayo ayuda, ang problema, pira ng bayan, ayuda-ayuda kayo. Wala, ito, Minghoy ba? Baka nga, 1-2-3 takbo pa yan. Kasi nung nakaraan daw, Vice President Inday Sara resign, wala, inunsihan din sila eh. Kasi sabi, magpadala daw ng 5,000 supporters, si Kukak. 5,000 daw yung budget doon sa resign Inday Sara. Ngayon daw, yung dumating, wala pa daw 500. So, ibig sabihin, yung budget, kinain ng mga animal. No? Meri, si Unsihan. O, ito, wala man to 1,000 tol. Wala man 300 siguro to. Sa West Philippine Sea, at pagtutol sa mga agresibong aksyon at mga regulasyon ng China sa dagat na sakop ng Pilipinas. Gate ng grupo, malinaw na labag sa pandaigdigang batas ang iligal na pagpapatupad ng mga patakaran ng China sa loob ng mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Oh, ano kayo? Anti-China kayo? Alam nyo, pag anti-China kayo, dapat nag-rally kayo, wala kayong mga damit. Panindigan nyo na lang, wala kayong mga short, wala kayong mga brief, lahat, pati payong-payong ninyo, mga animal, made in China yan. Sabi mga bata pa, mga bayad nga yan. Kapalit yan, ayuda. Nakalista na rin sila. Kung mag-rally kayo doon, tapos sa rally, may ayuda kayo. Galit sa China, pero yung inapaka nilang espalto, yung materialis dyan, galing ng China.
Tingnan mo yung kalsada, hindi maano, hindi mahulugang karayom. Puta, traffic. Tingnan mo, papunta sila ng Minjula, traffic-traffic sila, oh. Na! So, sobrang dami, oh. Grabe, oh. Dami naman ninyo. Bigyan natin sila. Bukod naman sa issue ng West Philippine Sea, ipinabuti ng grupo ang pagsuporta nila kay Pangulong Bongbong Marcos at paglaban sa mga grupo na ismanggulo sa kasalukuyang gobyerno. Ay, panlaban daw. Sa atin yan. Di ba kami ng gulo, mga tungaw kayo? Anong panlaban? Tain, ano, rally-rally kayo dyan. Wala pa kayong 100 dyan eh. Wala pang 100 to, guys. No, wala pang 100. Wala ba 100 tong rally nila? Ang mga realista ay sinasabing galing hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa umalay mga malalapit na lalawigan. Ah, tingnan mo ha! Rally nila, hindi lang daw taga Maynila, kundi malapit sa lalawigan. Putang ina, wala pala kayong mga supporter sa laga. Oh, wala, 50. 50 lang, oh, yan lang naman. 50. Sabi ni Bijor, sisto lang kasi ang bayad sa kanila. Galing daw sa iba't ibang panig ng Maynila, ah, karatig lugar. Pero ito, paano yan? 10,000 na lang talaga. Wala pa nga ho eh. Sige, suporta kayo ng suporta kay Da Junior. Kakain kayo ng dilaw na bigas. Sabi ni Crispin, parang 1,000 lang papunta sa sementeryo. Putang ina, mas marami pa nga ho siguro yung papunta ng sementeryo eh. Pero yun rally, papuntang Minjula, walang permit-permit yan ha. Sabi ni Gracia Dilaw, grabe pagkalangaw ng mga supporter si Bangag. Wala ako talaga. Ina mo yung may bilog na pula, yan lang naman sila. Wala pang 1,000 yan. Ano ang masasabi nyo sa naging issue na ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng comment at mag-like, subscribe sa ating channel para laging updated sa mga bago at may init na balita.